Dalangin, ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan upang ang hinahadlangan na aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod. Hindi tayo maaano. Matibay ang muog. Bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lunsod mang matatag ay ibinabagsak, pati muog ay winawasak. Hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tungtungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpala'y dumarating sa ngalan ng Poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa Poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa Poon ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyong ang buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon'y papurihan. Ito yaong pintong pasukan ng Poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababaya ay do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw, O Poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo, Poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunin tangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang Poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Tumayo po tayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig, na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sino nga ba ang tunay na deboto? Sino nga ba ang tunay na alagad ni Jesus Nazareno? Madaling sabihin, ako'y deboto. Madaling ipakita sa ating pagbibihis, pananalita, at mga nakagawiang ginagawa na tayo'y mga deboto. Bukas, tiyakyan, dagsa ang mga tao dahil unang Biyernes. Marami ang pumapasok, nakataas ang kamay, nakatingin sa mahal na poon. Marami ang may panyo, may medalyon, may imahe, may t-shirt. Marami ang may dalang aklat dasalan para sa poong Nazareno. Ang mga ito ay magagandang pagpapahayag. Ang mga ito ay napakainam na pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Ngunit mga kapatid, gaya ng sabi ko, ito ay pagpapahayag, pagpapapakita. Ang ibig sabihin nun, ipinapakita at ipinapahayag
kung ano ang nasa loob. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus Nazareno, ang matibay na bahay ay iyong itinayo sa batuhan, hindi sa buhanginan. Sa makatwid, ang matibay na bahay ay may matibay na pundasyon. Sa mga nagtatayo dito, lalo na ang mga inhinyero at mga construction workers, alam natin na ang pinakamahalaga sa isang gusali ay ang pundasyon. Baliwala ang magandang gusali, magandang mga palamuti kung mahina ang pundasyon. May napansin tayo sa pundasyon. Bukod sa ito'y dapat matibay, hindi ho ito nakikita. Di po ba ang pundasyon nakatago sa ilalim? Yun po ang inuuna bago magtayo ng isang gusali, yung nasa ilalim. At bandang huli, hindi yun ang nakikita. Hindi nyo po nakikita. Nakikita lang natin ang ganda ng altar ng Quiapo, ng simbahan, pero walang nakakakita sa atin sa matibay na pundasyon na ito sa ilalim ng lupa. Nakikita ko po yung mga lumang letrato nung ginagawa yung underpass. Baka may pinanganak na nung panahon na yun. Pero kitang-kita ho doon, naghuhukay ng malalim. Ito ang nais bigyang pansin ko, mga kapatid. Yung pong malalim, yung pong lihim, yun ang pagbabasihan ng pundasyon ng tunay nating ugnayan kay Jesus Nazareno. Sabi ko nga ako kanina, yung mga bagay-bagay ay pagpapahayag. Yung sinasabi natin, ginagawa natin, pinapakita natin, pagpapahayag yun ng lahat ng nasa loob natin. Kaya't ang unang tinitignan ni Jesus sa Nazareno, ano yung nasa loob natin? Yung hindi nakikita. Ikaw lang at siya ang nakakaalam. Ikaw lang at ang Diyos ang nakababatid. Iyon daw ang tunay na pundasyon ng ating buhay. Kaya't ang tanong, ano yung nasa ilalim ng ating kalooban? Ano yung lihim ng ating kalooban? Alam naman po natin lahat yan. Lahat tayo may lihim. Kasama po ako doon. Lahat tayo may lihim. Lihim na kasalanan. At sana meron din namang lihim na kabutihan. Minsan, wala nang kabutihang lihim ngayon kasi lahat gusto mo ipahayag yung kabutihan mo. Ang nililihim na lang natin, kasalanan. Meron din o kaya bang lihim na kabutihan sa ating buhay? Wag ho kayo mag-alala. Ang gantimpala niyan ay doble pa sapagkat ang Diyos ang maggagantimpala sa iyo. At sana yung nasa kalooban, yung mga ipinaglilihim natin, yun pa rin ay bahagi ng pananampalataya natin sa Diyos. Sana hindi maging pabalat bunga yung devotion natin. Hindi panglabas lang. Hindi pag maayos lang ang buhay. Dahil sabi nga ni Jesus sa Nazareno, pag dumating ang mga bagyo, ang malalakas na ulan, bumaha na, magigiba na. Sana hindi po tayo ganun. Kapit lang tayo sa Kanya. Bagamat hindi nangyayari yung gusto natin, doon mas masusukat ang kalooban natin.
Kaya't ito yung ipagdasal po natin sa bawat isa, maging matatag tayong mga deboto dahil hindi tayo nababatay lang sa panglabas. Tayo'y tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa darating na piyesta, maririnig natin ito lagi, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Sumusunod. Sabi nga ng Panginoon, madaling sabihing, Lord, Lord. Pero ang tanong, tunay ba talaga tayong sumusunod sa Kanya? Nawa ang bawat isa sa atin, mga kinikilalang deboto ni Jesus sa Sareno, maging matibay, maging matapat, sapagkat ang nasa kalooban natin, ang nasa lihim ng ating puso, ay matibay na pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Tumayo po tayo. Mahal ko mga kapatid, bunga ng pagtitiwalang ipagkaloob ng Diyos sa mga aking mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya. Ang ating tugon, mapagmahal na Ama, dinggin mong aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampanang tungkulin at pananagutan, naway maayos na makatupad sa ating mga gawain. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama, ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong kaharian. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mapupo tayo. Ama, aming lando ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namit
isip, tinatakas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian.
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, pagpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghaya niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, paawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Hesukristo, ang ating Panginoon, siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa kunak
at lungkot. Kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina't pumarito ka sa gibin mo ang bayang ikaw ang pag-asa kabay ng mga mahira. Panginoon, itas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? At pamilya ay buo. Kaya't inalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka sa gibin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa kabay ng mga mahihirap. Panginoon, itas mo ang iyong bayan. Announcement. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 peso. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda, ang devotion natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang lalim
at lihim na bahagi ng ating buhay ang siyang magsisilbing pundasyon ng ating ugnayan sa Diyos. Maging matibay at matatag nawa tayong mga deboto ni Jesus Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahe na dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.